Yo, what's up mga kaparty? Mag-iiba muna tayo ng topic. Ituturo ko lang sa inyo guys kung paano gupitan yung sarili. Ito kasi malaking tulong sa akin to guys. Kasi halos 5 years ko nang ginagawa to. So nakakatipid ka na sa pagbabayad sa barbero, pipila, oras. So malaking tulong talaga siya guys. So simple lang naman guys eh. Tatlo lang yung gagamitin natin. Meron tayong razor, may malaking salamin tayo dito sa harap. So, para matansya natin. Tapos yung sa likod guys, gagamit na lang tayo ng maliit na salamin. Yung size na ginagamit ko guys, maganda kasi siya adjustable. So, nakadepende sa'yo. Hindi na kailangan magpalit-palit. Pero kadalasan guys, tatlo lang yung ginagamit ko dito. Yung number 1, number 3, at saka number 5. So, huwag na natin patagalan guys. Sisimulan na natin. So, kung nagagamit mo tayo ng number 1, tuturo ko sa inyo. Umpisaan natin sa kanan. Huwag kayo matakot guys kasi kung sa pag-ibig, nagkakamali kayo, merong sigan dyan. Dito kahit 10 chance guys. Pwedeng pwede. Tsaka kahit ano pa man yung resulta, sa mata ng magulang natin, guwapo pa rin tayo. Huwag lang natin silang tanongin ng seryoso, baka sumama yung loob natin. So huwag na natin patagalan guys. Una, gagamit tayo ng number 1. Dito muna sa kanan. So madalas guys, noon kadalasan tinatawag dito crew cut. So sa iba naman clean cut, meron din military cut. So depende lang guys sa inyo basta ng cut. So una muna tayo sa kanan. Yung sa harap guys, dito ko sa inyo yun ng anong size. Ako kasi ginagamitan ko na yung daliri. So dito tayo ngayon sa likod. Yung iba tawag nila dito ano eh, ng naalala ko nung high school, 4x4, 6x6, depende kasi sa height ng kung hanggang saan siya. So, madali lang siya guys. Sa likod, medyo ginagawa ko, pipigilan ko lang yung daliri para hindi siya sumubra. Mamaya na natin gagamitan ng salamin para matansya natin. Lilinyan muna natin siya bago natin magsimula sa taas. Kaliwa tayo guys. Ganun na siya kadali guys. Malaking tulong to kasi hindi lang para sa sarili mo, no? Pwede nyo itong gawin sa anak nyo, sa mantin, mga katropa. Yung tipong kahit ano yung labas, hindi sila papalag sa ginagawa niya. Kahit sa mga babae guys, pwede ito. Kasi mga anak naman kayong lalaki o gawin niya sa boyfriend niyo. Ako kasi kailangan mo ito sa trabaho. Kailangan yung lagi siyang clean cut.
Tingnan natin medyo mababa dito. Sa lang ni Mercedes pag na-tansya niya na magaling na lang siya. Ako sa umpisa, pag nagkamali ako, gagawin ko, kalakalbuhin ko. Tapos after 1 week, mahaba na naman. Tirayan ko na naman. So hanggang ngayon, tipid ka na sa oras mo kaya hindi ka na kailangan pumila sa barber shop. So, sa mga tropa natin barbero, pasensya na, hindi mo na kayo kikita sa amin. So, okay na yung hanap guys, hindi late. Nilinisan lang natin yung blade para maganda yung tama. So easy lang siya tanggalin guys, meron na siyang push button kasi hindi may iwasan, may pumapasok na box sa loob. Tapos ganito lang pagkabit. So gagamit tayo ng salamin guys sa likod. Tantayin natin yung likod. Tantayin na natin. Natapos na siya eh. Madali lang naman humaba yung buhok eh. Pag nagkamali tayo ngayon, kakalbi nyo muna. After 3 days, 5 days, humaba na naman. So, practice ulit. So, yun sa harap guys, ginagamitan ko lang na siya ng daliri. Natansya ko lang yung nagpas. Kasi kundisyon nyo yun guys kung anong ano. So ito yung gusto niya sabi nilang focus. Yung mahaba sa harap. Tapos yung tatlong lupon. Hindi matagal kasi tayo hindi nakapagupit. Hindi mahaba-haba na siya. So, tuloy na siya guys, tuloy tayo mabutot. O naman, kaya ko madalas twice a month. Minsan na naman ay gagastos ng
Ang bilin ng razor. Matagal na lang siyang pagkakil ng bangon. Lumalagpas lang guys sa galeri niya. Ngayon lang muna yung tatanggalin natin. Ngayon lang mag-supply guys. Easy lang. Ngayon yung bounce guys, kayo lang mag-a-adjust kung ano yung gusto nyo yung style. So gagamit tayo ng mag-adjust tayo sa number 3 guys. Kanina nag-start tayo sa number 1. Ngayon gagawin natin number 3. Para mawala yung linya niya. So every time ilinisin lang natin, meron siyang push button. Kasi may mga pumapasok na buhok dito. Kasi hindi siya makapag ano masyado. So, ganun din yung ano natin. Yung bala. Tapos number 3, gamitin natin ng number 5. Medyo taas-taasan natin ng konti. Para yung mga sobra din sa sinukat natin sa galeri kanina matatanggal. So yung bounce pad ay yung bahala kung anong gusto nyo. Pwede yung gamitan ng razor number 7 or number 8. Ako kasi galiri lang. Ano na sa kadal guys? Yung mga sobra-sobra pwede na nating manumanuhin yan. Tanggalin natin yung bala. So mga tensyahan na lang. Pwede naman yung sabag eh.
Matapos guys sa resulta kasi kaya nasabi ko kahit ano pa yan gwago pa rin tayo sa mga tanong magulang natin. Tugulo natin para ano siyang maiwan sa baba. Pwede ba check natin? Kami huwag niyong pasinan yung mga sabit-sabit natin dyan na sugat. Okay, dala ng pagkabata yan eh. So, double check niyo guys yung pagtulit lang guys pagka daw hindi ka pa kumbinsido so
kayo magkakamali. Sa inyo naman to, pagkatapos ng maligo, hindi nyo nang double check ulit. Bago na yung buhok natin, pero yung tsura ganun pa rin. Inborn na kasi yan. Ganun na yung guys, kadali. So, diba? Easy lang. So, kung pag natuto ka na guys, pwede mong gawin sa pamangkin mo, sa anak mo. Kung babae ka man, pwede mong gawin sa boyfriend mo, sa asawa mo. Magkamali, di bigyan mo ng pera papuntang barbero. Di ako lang.
Pero malaking tulong siya talaga, guys. Kasi ako, almost 5 years. So, kumbaga, kansyado mo na yung gusto mo. Pero ito sa mahilig na sa mga pencat kasi mahirap talaga pag volleyball. Siguro yung ibang style mahirap pag ikaw lang. Pero sa ganito yung style, mag-easy lang siya. So, ito na yung pinaka-finished product natin, guys. Umuwi ako ng gym. Kaya nag-iwan ako ng medyo magbasa na ng box. Kasi wala na magmukha tayong tao. So pag may mga sobra-sobra konti, guys, medyo madadala na lang ng chill yun. So maraming salamat, guys. Don't forget to like and share and subscribe to my channel. Share nyo rin sa mga kaibigan nyo, guys, kasi makakatulong na kayo. Makakatulong na kayo sa kanila, makakatulong pa kayo sa akin. So ganun lang kasimple, guys. Umpisa lang yan, mahirap. Kasi wala namang ano eh. Isipin na lang natin, wala namang teacher na hindi dumaan sa pagka-estudyante, di ba? So ganun lang yun, guys. Kailangan ng konting hirap, tapos ngayon kaya sa akin, ang laki ng tipid ko. So maraming salamat, guys. Advance Merry Christmas. God bless.